Para sa balik tanaw ng isumbong mo kay Tulfo, muli nating panoorin ang kasong ito na ipinalabas namin noong September 3, 2005. Mga gwardiya ng National Kidney and Transplant Institute, nagpaputok. Isa sa crowd ang tinamaan na bulag. Ang biktima ay humingi ng tulong sa ating programa para maaksyonan ang sinapit niya. Mga higala, sinasabing isa sa pinaka-safe na lugar ay ang ospital. Pero ganito ang nangyari kay Leon Celis Jr. Nang dumulog sa amin si Leon Celis Jr. noong August 9, 2005, may kadilima na ang mundo niya dahil ito sa tinamong sugat sa kanang mata. Ikinuwento niya ang pangyayari. Dito ako rito para magreklamo tungkol to sa nangyari sa akin sa kidney center noong July 12, mga 6:30. Habang nanonood do kami ng TV sa loob mismo ng clinic na yon, may biglang pumutok at saka naramdaman ko na lang po na may tumamang bubog sa mata ko. Katapos noon, bumaba po ako, panghagilapin po kung sino may gawa noon. At nadatnan ko po yung mga gwardiya din sa baba. Sabi ho nila, baka sa squatter daw nangyari yon. At saka, in-advise na pumunta na lang po ako sa Kwan Emergency Room ng Kidney Center mismo. Dumudugo na po, wala na po akong paningin yung kanan na mata ko po eh. Pero pinilit ko pong tumakbo pa mismo sa emergency room ng kidney center at saka nagreklamo po ako doon nung dumating ako doon na ito nga, tinamaan nga ako, walang nag-assist sa akin. Mga after siguro mga 15 minutes, may isang doktor akong nakasalubong sa labas. Tiningnan niya po yung mata ko, fresh light lang po yung ginawa niya. Tapos sinabi niya sa akin na mag-aantay ako dahil i-endorse nila ako sa East Avenue Medical Center. Dahil sabi ko nila, wala silang facilities doon na titingin sa akin para sa mga mata. Pinaantay po ako, mga more than 1 hour po ako doon sa emergency room na yun. Kung hindi po ako tumawag sa kapatid ko sa Fairview, hindi pa ako in-assist ng maayos, di pa ako dinala sa East Avenue Medical Center. Sa kagustuhang makamit ang hustisya, nangalap ng mga tamang dokumento si Leon para usigin ang mga may sala. At lumapit na nga siya sa amin. Bali ito yung findings ng doktor ko nung lumabas po ako. Nabasag po yung cornea ko. Yung pinaka-center sa gitna. Opo. Ito yung itim. Bali, yun yung tinamaan, nabasag. Tapos may portion ho doon na natuklap. Kaya tinahi na lang ng doktor. Tinagpitagpi na lang po ito. Pagkatapos po, ito po yung last... Hindi naman yung mata mo, apektado? Yung isa lang po, yung kanang mata lang po, Sir Mon. Hindi na makakita talaga. Based dun sa sinabi ng Mrs. Ho, ini-insist nila na hindi nang galing yung bala sa kanila o walang kasalanan pa yung gwardiya kasi wala pa yung result ng crime lab. Pero ngayon, ma'am, hawak ko na po yung lahat ng result sa akin. Anong resulta ng crime lab? Nagpositive po si Jogard Maburang, yung gwardiya nila, sa parapen at the same time po dun sa ballistic po. Dapat sa magbayad dyan na yung kidney center. Alam mo pala yun na pwede mong i-demanda yung ospital, humingi ka ng damage perwisyos. Yun nga sir, yung problema ko yung gusto ko talaga silang i-demanda sir at saka yung agency ng gwardiya na yun na yung gumawa. Ospital. Opo sir, kasi ngayon po hindi na po ako makapagtrabaho ng maayos. Paano po ako tutulong sa pamilya ko at saka madali sa... Madali yan, kumuha ka ng abogado ng magaling para masigil mo yung mga na yan. Para mapabilis ang hustisya kay Leon Celis Jr., sinamahan siya ng aking staff sa Security Agencies and Guard Supervision Division sa Kamkrame. Role namin sa security agencies sa mga guard is administrative supervision, no? So, most likely, we will ask the complainant to sign a complaint in a complaint sheet. Then we will summon the operation officer of this agency, no? I will check kung what agency they are armed corporate of it, no problem. So, the operation officer, no? They will be
having a confrontation, then persuade the agency operator to probably amicably settle this thing rather than holding liable for negligence in the performance of the duty. His passive for gunpowder, says, no? Based on this book, no? They have their own creed and regulation to follow. You know, the guards fail to perform on their acts with the diligence, they're liable. So they have administrative sanctions. Either they're penalized, if not, their license are revoked. Konting patient lang. Kasi hindi naman pwede kagat-agaran penalize kasi due process Nasampahan ng kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries and alarming scandals sina Jogard Maburang, Artemio Candelaria at Tatupang John Doe. Pinagdadasal naman ni Leo na may salba pa ang kanang mata niya. Sermon, tulungan niyo po ako sa pinaglalaban ko ngayong kaso ngayon dahil mismo nasira po yung kinabukasan ko rito. Nabulag po ako. Sana po matulungan niyo po ako na mabigyan ng katarungan po yung ginawa sa akin ng agency ng gwardiya na to. Ayon sa security agencies and guard supervision division sa Kamkrami, hindi makakapag-renew na lisensya ang agency na akusadong si Jogard Maburang hanggat hindi nila sinasagot ang reklamo ni Leon Celis. Hindi rin dapat magbulag-bulagan ang National Kidney and Transplant Institute dahil sa nangyari ang insidente sa loob mismo ng ospital nila. Mga higala, salamat sa inyong patuloy na suporta. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat o mabuhay!